Sabi rito, mga kababayan, sa balita sa Manila Standard, Speaker Lods Gibo, hirbo sa appointments. Tuwang-tuwa, mga kababayan, si House Speaker Martin Romualdez sa bagong appointment ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyan ang isang leader. Kaya napaka-importante talaga na ang Speaker of the House katandem ng ating Pangulong Bongbong and very supportive and protective sa ating Pangulong Bongbong. Di ba? Para smooth sailing lang yung takbo ng ating bansa. So, natuwa po si Speaker kasi maganda, sabi niya, yung mga bagong appointments ng ating Pangulong Bongbong. Sabi rito, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez lauded the appointment of President Bongbong Marcos Jr. or appointment by President Ferdinand Marcos Jr. of Gibo Chodoro Jr. as Defense Secretary and Dr. Chodoro, parehas pala to Chodoro, Herbosa as Health Secretary. Gibo Chodoro, yung isa, Gilberto yung pangalan, pero yung apelido Chodoro, Gibo Chodoro. Yung isa, Chodoro, yung family, Gilberto yung pangalan, Chodoro yung apelyido. Ito naman sa health, mga kababayan, Chodoro yung pangalan. Hindi family name, Dr. Chodoro, pareha si spelling, oh, Herbosa as health secretary. So finally, mga kababayan, nakapili na ng permanente na secretary. Kasi officer in charge man lang po, mga kababayan, both si Carlito Galvez ng DND sa kasi ano, acting capacity, si Berhere. They are welcome addition, sabi rito, to the President's immediate official family. Their wealth of experience, sabi po ni Martin Romualdez, na malamang yan ang maging susunod na Pangulo. What? Successor ng ating Pangulong Bongbong. Their welcome additions to the President's immediate official family, their wealth of experience in knowledge, in defense, in health, strengthen the Marcos cabinet. Ganyan po ang dapat na kayuni-team. Di ba? Hindi lang kayuni-team kasi si Martin Romualdez. Pinsan pang buo. Pero si Inday po, ayaw nang banggitin yung Romualdez po sa middle initial ng ating Pangulo. What? Pikon na pikon kay Tambaloslos Martin Romualdez. Na-confirm tuloy na talagang si Martin Romualdez yung pinatatamaan niya na tinawag niyang Tambaloslos. So sabi rito, the speaker said, Chodoro and Herbosa are both knowledgeable in their respective fields. Totoo man po, talaga. The best and the brightest po sila sa kanilang kanya-kanyang field. So napakagandang choice ito, mga kababayan, bilang maging alter ego ng ating Pangulong Bongbong, Secretary ng DND, tsaka DOH. So sabi rito, I think that most importantly, they will bring a civilian perspective to the defense and health sectors. Hindi yung tulad ng panahon ni Maudix, mga kababayan, lahat na lang military, yung retired military, yung members ng cabinet po. Lahat na lang militar. So at least dito, mga kababayan, oh, Department of National Defense, civilian po. Abogado at saka ano pa, dating congressman. Pero malawak yung experience po sa defense. Dating defense chief nga po siya during the time of ano, little girl ni GMA. So Chodoro is a former defense secretary and Tarlac congressman. His father, Gilberto Chodoro Sr., was Social Security System Administrator during the time of President Marcos' father. Kaya may dati namang malapit yung pamilya Chodoro po.
mga kababayan, sa mga Marcoses. He finished law at UP in top the 1989 bar examination. Top notcher po siya. Bar top notcher. Si Gibo. Kaya lang pagdating sa politika, tumakbong ano, senador, talo. Vice president, talo. Kaya nang mag-expire na yung ano, ban sa mga natalong kandidato, talagang naka-reserve sa kanya ito. Matagal na ito na usap-usapan po. He holds a master's degree in law from Harvard University. Yan po ang background ni ano, Gilbert Chudoro. Sirbo sa naman po, once served as health undersecretary and was a Philippine General Hospital official for many years. So the president administered the oath of office to Chudoro and Herbosa kahapon po. A caring health system and a strong capacity to defend our territory is our goal for the country, Marcos said in a social media post. Yun na niya, yung gusto nating mangyari sa ating bansa. On the oath of Attorney Gilberto C. Chudoro Jr. as Secretary of National Defense, and to Dr. Chudoro G. Herbosa as Department of Health Secretary, today we ensure that the welfare of every Filipino is in good hands. Pahayag mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nasa mabuting kamay niya ang itong dalawang departamentong ito. Kasi ito mga well-experienced, mga professional sila, mga kababayan, at malawak yung kanilang kaalaman and background sa trabaho. Yun ang importante doon, no? Yun di hindi aral. Di ba? Kundi may vast experience sila sa kanilang trabaho mismo. The Presidential Communications Office announced the appointments following separate meetings with Chudoro and former Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. Inerbosa and Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere on Monday afternoon. Yung mga acting secretary po, salute to you kasi very professional din kayo na tanggap ninyo yung bagong mga appointment. Siyempre, yung iba sa inyo dyan, hindi man maalis yung bakit niya hindi ako na napili. Ano ba yung kulang sa akin? Lalo na si Carlito Galvez, kahit na si Beriri, mga kababayan, ano ba yung kulang sa akin? Pero ang maganda dito mga kababayan, hindi na nila biniverbalize, hindi na nila sinasapubliko kung may displeasure sila. Ay, yun ang manifestasyon ng pagiging mature and professional. Hindi pag na hindi ka na paboran, ngangaw-ngaw ka na, masama na yung loob mo. Kasi imbes ikaw na yung i-full pledge, may pinili pa yung Pangulo. Eh, parte yun ng discretion yon mga kababayan ng Pangulong Bongbong Marcos as appointing ano authority kung sino yung magaan sa kanyang katrabaho at sa tingin niya magiging very effective na ma-achieve yung goal niya sa bawat departamento, eh, dapat irespeto natin yon. May kanya-kanya tayong choices. Di ba? So, saluto this to, kahit si Bergerin hindi ko man gusto yan, pero sa pinakita ninyo na professionalism, na-appreciate natin. Kung iba-iba tulad ni Inday po, iwan ko lang kung si Inday alimbawa palitan as Deputy Secretary, iwan ko kung ano yung mangyari. Baka maglinlin na po ito. What? O, di ba? Siguradong babakbakan na nito yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa limbawa i-floating status ni ano kasi ayaw pasaway. Ayaw tigilan yung pinsan na si Martin Romualdez. Sinabi yan nang tumigil na sa Tambalusilos niya. Ayaw tumigil.
Ikaw yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si floating status. Wag na niya, Vice President ka na lang. Nakakasama ka sa, ano, sa samahan. Siguradong re-respect mga kababayan si Inday. Immediately, magpe-press ko niyan. Mga kababayan at babakbakan, babaliktad ng ano. Tatambling agad mga kababayan. Tingnan ninyo itong statement ni Galvez. Sabi rito, Galvez released a statement thanking the president, ganun, for trusting him to lead the Defense Department following the oath taking of his successor. Ganun ang professional. Pasalamat pa rin kasi pinagkatiwala sa kanya. Yung Department of National Defense, kahit hindi in full capacity, hindi siya as secretary talaga, kundi acting. Di ba? Pero tingnan ninyo yung statement. Nagpasalamat siya for trusting him to lead the Defense Department. President Marcos earlier said a reorganization could happen in his cabinet as the appointment ban on losing candidates would run in last year's elections ended on May 9, 2023. The president said he was keen on appointing to certain positions some of those who are now no longer covered by the prohibition po. Sabi rito, meanwhile, Executive Secretary Lucas Bersamin administered the oath of office of Joshua Bingkang as the new acting president, chief executive officer and member of the board of directors of the Bases Conversion and Development Authority. The Department of National Defense welcomed Chudoro's appointment. Galvez said, Chudoro would have the full support of the department as he leads it a second time around. Kita ninyo na maganda yung ugali ni Galvez. Mga kababayan, we have achieved great strides in our priority programs on internal security, territorial defense, disaster preparedness, and the continued development of the defense organization. Pahayag mga kababayan ni Galvez. Rest assured that the DND has my unequivocal support as we all work together in the pursuit of our vision of a peaceful, stable, and prosperous Philippines. Sabi po niya sa kanyang statement. Very professional po. Anyway, hindi man siya tatanggalin sa gabinete. Undersecretary pa rin na siya mga kababayan ng DND. Kaya lang, hindi na siya yung namumuno. Si Kuana po, si Gibo Chudoro. So, he can work together with Gibo Chudoro as the leader ng DND. Yan ang ano, officer and a gentleman. Di ba? Ganon dapat. So, the Armed Forces of the Philippines backed the appointment of Chudoro as the new DND chief and praised Galvez for his work as the OIC of the Defense Department. We believe that his decisive leadership, professional competence, and wealth of experience highlighted by his previous assignment as the defense chief from 2007 to 2009 will help build up our gains in the defense and security of the country, sabi po ni Armed Forces spokesman Colonel Medel Aguilar. The Armed Forces also renders its snappiest salute to Senior Jose Carlito Galvez Jr., the outgoing DND officer in charge, for his inspiring and dedicated leadership in the Defense Department. Thank you for your service, sir. Kita ninyo, appreciated po ng kanyang mga kasama kasi nagpakita siya ng magandang ano, halimbawa of becoming ano, ito ang tawag dito, of being a professional. So National Security Advisor Eduardo Anyo also hailed the designation of Chudoro as the head of defense. As a former holder of defense portfolio, Secretary Chudoro already carries with him a wealth of experience that will greatly assist in our march toward total victory against communist terrorism
as well as in protecting our maritime entitlements and defending our territorial integrity in the face of tensions in the West Philippine Sea, sabi po ni Anyo. We look forward to working closely with him in the face of ever-changing threats to our national security. Senate President Juan Miguel Sobiri said the appointments of Teodoro and Herbosa would boost the country's bid to have a secure and stronger nation supported by a healthy population. With Secretary Teodoro in defense and Secretary Herbosa in health, the president had just addressed the two most pressing challenges of our time, territorial integrity and our full recovery from the pandemic. Ayan man lang po mga kababayan, yung ibang mga senador, congressmen, nagpaabot na din ng pare-parehas man lang na statement. Welcome nila yung appointment mga kababayan ni Gibo Teodoro sa DND. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi mo pa siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.